Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli. At yun, tayo muli nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Pinas News Insider. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, just now, malaking gulo to. Remulla na tulala, nilaglag ni De Lima. Umamin na PBBM tanggalin si Boeing. At yun, i-play na natin kung nilalaman ito. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Uh-huh. Ang Dio Manoy balitang DOJ Secretary Boeing Remulla, tila pumanig na diumano kay dating Senator Laila De Lima. Mm-hmm. Ito'y ayon sa ating mga kababayan dahil sa pagka-absuelto nito sa isa niyang kaso. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sobrang ang nababahala ang mga DDS supporters at Marcos loyalists sa tila pagkampi di umano ni DOJ Secretary Boeing Remulla, mm-hmm, sa dating senadora na si Laila De Lima, mm-hmm, na tila nga pumapabor pa ito sa naging desisyon ng pagka-acquit ng isa niyang kaso. Mm-hmm. Kaya marami tuloy sa ating mga kababayan ang nababahala at nagsasabi na tila isang dilawan na rin si Secretary Boeing Remulla. Uh-huh. At dahil nga sa balitang ito ay hindi naman napigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento, uh-huh, sa mundo ng social media. Yeah. At ayon pa sa kanila, naku po, mukhang ang bilis ngayon ng mga pangyayari. Grabe, mukhang napabilis yata ang pag-acquit kay De Lima. Tila masyado na talagang halata ang bagong DOJ ngayon. Umaalingasaw na talaga ang pagkadilawan. Dapat talaga mabigyan pansin ito ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya dapat ikalat po natin ang balitang ito mga kababayan para umabos sa ating mahal na Pangulo. Dapat palitan na si Boeing para maging patas naman ang hustisya ng Pilipinas. Uh-huh. Masyadong nakakadismaya talaga ito para sa marami sa ating mga kababayan. Dapat tanggalin na yan as DOJ Secretary. Uh-huh. Delikado yan. Look, anong nangyari sa kaso ng anak niya? Nakalabas agad. Diyos ko, delikado. Masyadong halata na si Boeing. Mukhang lumalabas na ang tunay niyang kulay dilaw. Mukhang kumampi na yata itong si Remulla kay De Lima. Kaya siguro mabilis na absuelto ang isa niyang kaso. Kaya naman mahal na Pangulong Bongbong Marcos, nananawagan po kami. Palitan na si Remulla dahil masyadong halata ang galawan ni Boeing. Alam na this. Wala na talaga akong tiwala sa justice system ng Pinas. Pag pinakawala nila yan siya. Yung maliliit na isda, kinikilaw. Uh-huh. Yung malalaki, lumalangoy pa rin sa karagatan. End quote. Sinasabi ay, kailan ba namatay si JB Sebastian? Kailan ba na... kailan ba na-dismiss yung first case? Wait, bakit ini-equate yung pagkamatay ni JB Sebastian with the first case? This is not the first case. This is the second. So, anong connection? JB Sebastian was supposed to be witness in this case, itong case na na-dismiss, itong case na na-acquit si Senator De Lima. The first case was not even an acquittal. The case was dismissed on a demurrer to evidence. So, bakit paulit-ulit nakikita ko sa walls ng iba-ibang tao na kailan namatay si JB Sebastian? Okay, I can answer that. July 2020. And very recently, itong March lang, nag-o-open ang investigation sana itong si Katapang yung ano, kasi they found out that he did not die where he was alleged to have died. Hindi doon sa ospital sa loob, but in a hospital outside of the prison. So, may mga ganyan. Well, ewan ko kung yung finding is to justify that he's actually dead. We're not sure. But there are, suddenly, may mga lumalabas na gano'n na controversies that make it appear to consolidate the fact of death. Now, why would you need to present evidence like that, or why would you need to bring up an issue like that?
Oo na, acting DG, fine. Di ba? Kung relevant sana, correct nyo, walang problema eh. Pero yun, sila na bahil? May mga nagsasabi na nobody ever related me. And ito ginagawa nito because pero ang nakakarindi is paulit-ulit matay si JB Sebastian. July 2020. Kailan na-dismiss yung first case? Wait, what's the connection? Ano ang connection? Hindi naman siya witness doon sa first case. And the first case involved Peter Ko. Now, Peter Ko is also involved in this one, in the second case as a witness. And if I'm not mistaken, also in the third case. Pero si Peter Ko, buhay pa ba? Oo. As far as we can tell, okay. Sabi ni Jex, dami din kasi galit kay JB. Yun. Okay. So, okay na ba yung signal? Kasi mobile kami, talagang ano, not much we can do about the signal. So, nakamit ni Laila, sabi ni Mark, it's a big slap sa mga nakikialam na mga foreigner, lalo na ICC. Huwag nyo nga ibalik sa akin, argumento ko yan, ako nga nagpasimuno niyan eh. So, but that is ano, to justify what the president said. Sure, we can use that. But we're not talking about the ICC here. We're talking about simple justice. Okay? So, kahit na sabihin na the president can be consistent with that. Yes, because he's the one who has to make representations or manifestations on behalf of the country. O sige, he represents the country. Big deal. On this one, it has nothing to do with the argument. The question is, has justice been achieved? Sige, as far as the International Criminal Court, and that's sige, a bonus of what happened here. Pero, when you look at what the evidence that has been presented, certainly there is some reason for us to make a discussion. Okay, for those who are saying na nawawala yung signal, if in 2 minutes hindi po naging maayos yung signal natin, we'll try again later na lang. So, but the point here is that we have noticed that there's a single question that has been that is being repeated across several walls already. Ewan ko kung tinanggal na nilugay this time. But, inuulit-ulit, as though it had something to do, as though pwedeng tablahin ng mga tanong na yun, yung ano, as though pwedeng tablahin ng tanong na yun, kailan namatay? Kailan na-dismiss yung first case? Hindi naman ito first case, ah. Hindi naman siya tumitestigo sa first case, ah. Anong ginagawa nilang pinagdudugtong yun? Sabi ni Ronald Vicente, ikaw na ang may apelidong Araneta. Hindi ko nagigets yun. Maki-explain. Kung joke yun, hindi ko ma-explain. Ayan, sabi ni DSM, signal is much better. Ayun, oo. Oh. Ayun. Okay na daw, bumalik na. Okay na daw yung signal. Yay! Pero mga 30 minutes lang to kasi alam ko magkaka-dead spot tayo after a while. Eh. Okay, so balikan ko yung mga questions. So nakakamit ni... Ay. This was the important case kasi ito yung marami talagang witnesses. And significant dito yung testimony ni JT Sebastian. May audio. Okay. Let's check your comments. Ask ko lang po, ano pa yung dalawang kaso ni De Lima? The first was missing nga yung kay Peter Cowell. Nahanap ko yung ano. Popost ko sana yun eh. Yark. Pakaloka. Ay, it's in this phone. Sorry, my notes are in this phone. But yeah, ano yun, demurrer to evidence yun. This concerned yung supposedly yung utos kay Peter Ko. So insufficient evidence on a demurrer, ibig sabihin hindi umabot dun sa quantum of evidence prosecution and it did not necessitate the defense to present any evidence. Sabi daw po, isa na lang yung remaining case ni De Lima. Opo. So three cases.
The first case already dismissed on a demurrer to evidence. Ito ang second case, acquitted siya. So there's a third case. Naka-thumbs up na si De Lima. Expected na yan. Pag bumaba si PRRD, acquitted yan. Kasi meron na tayong new. Oy, grabe kayo. Target is to release De Lima. Eventually, just like they did with Boying San. When that happened, I'm sure De Lima and Leso will call ICC and human rights. Eh, kung acquitted sila, ano yung basis for, ano, for claiming na may violation ng human rights? Ano yung basis niya? Eh, inacquit naman siya. She claims, she will claim that the decision is correct. O so, ano yung injustice dun? Kung acquitted siya. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento tungkol sa video na ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-iwan ng like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa makabuluhang video na ito. At yun na nga mga kabalita natin na kung saan ito nga patungkol nga to kay Remulla at kay De Lima nga. Kay Remulla mga kabalita natin na tila ba itong si Remulla eh nakikita na daw yung kulay o oh, talagang may pinapanigan na daw na kung saan eh napakabilis nga raw ng pag-acquit nga rito kay De Lima sa naging kaso nga ni De Lima. Tila ba yun ang sinisilip ngayon kay Remulla eh nagiging mga kulay dilawan ng araw to itong si Remulla. Mga kabalita natin na kung saan eh tila ba daw eh may pinapanigan na o tila ba eh may kinaaniban na. At yun na nga napapansin ng marami dito kay DOJ Remulla nga mga kabalita natin na kung saan nga yung kaso nga ni De Lima eh tila ba eh nagagamitan nga ng kapangyarihan o power nga ni De Lima at kung saan eh tila ba eh nagiging kulay dilaw ng araw to itong si DOJ Remulla. Yan ang ating nasipat sa ibinabalita sa atin. Kung saan nga dito ay pinapaliwanag yung bawat naging testigo. Number one na dyan si, ano nga, si JB Sebastian nga mga kabalita natin na napakatibay ng mga testimony o napakatibay na testigo niyan tungkol nga kay De Lima mga kabalita natin. At ito nga yung nangyayari. Tila ba nga minamadali yung paglabas ni Laila De Lima mga kabalita natin. Yan ang ating nasisipat dyan sa ibinabalita sa atin. At talagang yung paglaya ni De Lima nabibigyang kulay mula nga rito sa DOJ na si Remulla. Yun nga ang naisipabatid dyan eh napakatibay ng mga testimonyo, napakatibay ng mga testigo. Subalit nga tuloy-tuloy na na-acquit yung mga kaso ni Laila De Lima nga mga kabalita natin na ito nga isang kaso na lang lalaya na nga talagang napakabilis nga talagang yung marami tila ba napupuntusan tong si Remulla na tila ba may pinapanigan nga o nais ng palayaing mabilisan itong si De Lima kaya nababahiran ng kulay dilaw tuloy itong si Remulla. At yun lamang mga kabalita natin, kayo nang bahala magkomento sa ibaba ng nais nyong ikomento dyan. At yun muli syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyong pagsubaybay at patuloy nyong pagsuporta at pag-subscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Pinas News Insider. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang inyong WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.